Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral. Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Ito po ang palatuntunang Tubig at Mga Mineral. Sana'y magandang inyong araw ngayon. Magandang gising at magandang pakiramdam. Inihahatid namin muli sa inyo ang palatuntunang Tubig at Mga Mineral. Ito'y hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise, ang exclusive distributor sa buong Pilipinas ng MRI Ionique Concentrated Mineral Drops. MRI Ionique CMD ay gagawa ng Mineral Resources International at ito po ang pioneer sa mineral supplement industry sa Great Salt Lake. Pag sinabing pioneer, abay wala nang nauna pa sa inyo at nakakasiguro ka na ito nga po ay safe food quality with FR 103574 as a product registration ng FDA. At syempre, lahat po ng mga certifications ay mayroon ang MRI Ionique CMD. At ang MRI at ang ating Ionique ay talaga nakakasiguro kayo na safe po kahit sino ang gumamit. Buntis, bagong panganak, kapapanganak pa lang na bata o baby, hanggang sa kahit anumang edad. Ayan, sabi nga natin, pag safe sa buntis, nako, safe na po yan sa lahat. And syempre, ang concept ng tubig at mga mineral, ito po ang pamamaraan na binuo ni Dr. Ren Paragas sa pag-manage ng kanyang mga pasyente. Kaya nga po siya ang tinaguriang kaisa-isang water doc sa buong Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy ng ating palatuntunan ngayong umaga, sa ating word of wisdom galing sa John chapter 13 verse 35, "By this all men will know that you are my disciple if you have love for one another." Narito naman ang mga headlines ng mga topic natin ngayong umaga. Mga kaibigan, sa WhatsApp Water Doc, pakinggan ang unang bahagi ng pagtalakay ni Doc Ren Paragas hinggil sa sakit na GERD. Ano ba ang pinagmumula ng sakit na GERD o heartburn? Marami naman ang nagtitiis sa ngayon. Sa ating Don't Panic, It's Ionique, bibigyang atensyon ngayong araw ang hinggil sa tinatawag na diabetic diet na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtatagumpay laban sa sakit na diabetes. Sa ating testimonial, alamin ang kwento ng isang misis na nagtamo ng second degree burn matapos na matapunan ang kumukulong sabaw ng nilagang karne ng baboy na muntik niya pang ikinabulag. Subalit nagawang makarecover sa tulong ng MRI Ionique CMD. Iyan mga kaibigan ang ating mga bibigyang atensyon ngayong umaga sa ating palatuntunan. Kaya naman, dyan lang po kayo. Ating alagaan ang kalusugan sa wastong paraan, mga sustansyang kailangan tuwing tayo ay kakain. Dapat ilaan pagkain kakainin, masustansya ang hain. Marami ang kailangan, sustansya sa ating katawan, tubig at mga mineral ang laging kulang. Sa milito ay sakitin ang katawan, iwasto ang kalusugan, tamang pagkain at inumin. Tubig na purified ang dapat inumin, Ionique CMD, sa tubig dapat haluin. Ionique Minerals lamang ang nagbibigay energy na kung kulang ay ika'y tatanglay. Tubig at mga mineral, sakot sa kalusugan, panibagong konsepto sa kalusugan, sundin mo ng masinsinan.
at lulusog ka namin, o kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon hinggil sa tubig at mga mineral, bumisita sa aming tanggapan sa 3rd floor in front of the elevator, Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Text or call 0998-574-3470. Tubig at mga mineral testimonials. Ako si Giovanni San Andres ng Naga City. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ng anak ko tungkol dito sa Ionique CMD kung paano siya natulungan nang magkaroon siya ng dengue. Mga kuwan siya noon, 14 years old. Ang gusto ko lang maibahagi sa kung paano siya natulungan ng konsepto ni Dr. Rene Paragas ng tubig at mga mineral. November 24, nung umuwi ng anak ko na galing sa school, masakit ang ulo, may lagnat, kaya pinainom namin siya ng gamot. Tapos, nawala naman yung lagnat niya. Kaya lang, sunod na araw, November 25 hanggang 26, ganun pa rin, pabalik-balik ang sakit ng ulo niya at lagnat. Duda kami na baka dengue yon. Nung November 27, birthday na yon, dinala namin siya sa laboratory para ipacheck yung kanyang dugo. Nang lumabas yung result, yung CBC niya ay 142 na lang yung platelet niya. Niresetahan siya ng gamot, tapos pinauwi lang kami para magpahinga lang daw. Noong November 28 naman, wala pa rin pagbabago. So ang ginawa namin, nagpa-CBC ulit kami, dalawang beses, yung result ng platelet niya ay 107 na lang. Kaya, nung pagkahapon, bumalik kami sa clinic, so result ng platelet niya ay 88 na lang. Mas lalong bumaba, kaya i-confine na namin siya sa ospital dito sa Naga. Noong December 1, 46.9 na lang yung platelet niya, bumaba na naman. Hindi na, sa tingin ko, hindi na nagiging maganda ang result ng kanyang mga CBC. Kaya noong December 2, naisip ko na ano kaya akong painumin ko rin siya nung iniinom kong Ionique CMD. Pumunta nga ako sa opisina ng MRI Ionique CMD. So nang maturuan ako, ang ginawa ko, balik agad ako sa ospital at inimpisahan ko na siyang painumin ng tubig na may Ionique CMD. Kada 4 na oras yung itinuro sa akin. 20 yung sabi sa akin, kada painom sa kanya. So kinagabihan, kasi pina-CBC ulit, ang resulta ng platelet niya ay naging 61. Tumaas siya, mula 47, nung pinainom ko na siya ng Ionique CMD, yung platelet niya tumaas, naging 61 na yung platelet niya. December 3, result ng platelet ay 180 na. Tumaas na ito ng 57%. Kaya kinahaponan, sinabihan na kami doon sa ospital na pwede na kaming i-discharge, pwede na kaming lumabas at umuwi na. Pero pag-uwi namin, tinuloy-tuloy ko pa rin yung pagpainom sa kanya ng Ionique CMD. Noong December 4, ang resulta ng kanyang platelets ay 225. Wala na siyang dengue. Tapos noong December 8, ang resulta ng platelet niya ay 462. Sa mga gustong sumubok, iwala lang sa konsepto at higit sa lahat sa ating Panginoon. Ito po ang aking naging karanasan sa anak ko na nagkaroon ng dengue na natulungan itong MRI Ionique CMD. Maging isa sa mga katulad niya na natulungan na ng Ionique Concentrated Mineral Drops. Alamin ang kanilang naging sekreto. Ugaliing makinig sa programang Tubig at mga mineral. At patuloy kayo nakikinig sa palatuntunang tubig at mga mineral. Sa mga kababayan natin, ang Ionique ay talagang laging tatandaan. Ito po'y safe sa kahit kanino. Ano po? Ang Ionique, ang MRI Ionique CMD. Ano? Ito po ay produktong safe. Uy, huwag pong kakalimutan ha, maging friends tayo sa FB. Kwentuhan tayo. Chika-chika tayo. Diyan po sa Facebook. At syempre, makikita nyo ang lahat ng mga updates, mga promos. At eto ha, meron tayong bagong post dyan palagi. Yung pong Water Doc Advice. Hashtag Water Doc Advice. Kung saan si Doc Ren Paragas, every now and then, ay nagpo-post ng kanyang mga small thought. No? Yung kanyang mga thoughts, mga kaisipan, no? Mga kanyang mga nais niyang i-share hinggil sa mga bagay-bagay. Yan. Lalo na po sa ating kalusugan. Ayan. So kasama po yan sa inyong makikita sa Facebook account Ionique CMD Philippines. Kaya make sure to hit that button. Search our FB account Ionique CMD Philippines. Ang spelling po ng Ionique is I-O-N-I-Q-U-E. Ito ang brand name ng ating concentrated mineral drops na ang ibig sabihin, ito po ay French word sa salitang English na Ionique. Okay, so I-O-N-I-C, yan sa English. Pero sa French, ang spelling is I-O-N-I-Q-U-E. At yan ang brand name ng ating Ionique Concentrated Mineral Drops. Huwag na tayo masyado nagagamit ng salitang CMD kasi minsan may mga nakikiride pa na mga may mga nakikiride pa, nagkakamali tuloy yung ating pong mga kababayan sa paghahanap. So make sure you ask ng ating mga kababayan, you ask for the
brand name Ionique. Okay? Dito sa tayo sa ating WhatsApp Water Doc, kung saan si Doc Ren Paragas ay tatalakayin ang first part kung bakit nangyayari ang sakit na GERD. So ngayong araw ay tatalakay niya ang part 1, ano ba ito at ang heartburn at paano ba ito masusolusyonan. Narito po si Doc Ren Paragas sa ating WhatsApp Water Doc. Ito po ang tubig at mga mineral. Namin pa rin pong tinatalakay ang iba't ibang uri ng sakit na dinaranas po ng ating mga kababayan. At ngayon, ating pong bibigyan diin ang GERD o gastroesophageal reflux disease. At ikaw po ba ay nakakaranas ng kung kailan busog ka ay parang gusto mong ilabas lahat ng kinakain mo? Pasintabi sa kumakain. Pero talakayan natin ito, Doc, ngayon. Ano po ba talaga ang GERD at ang connection nito sa heartburn at indigestion? Magandang araw sa iyo, Ma'am Angie. Itong GERD, as you have said, is gastroesophageal reflux disease. Ito yung parang medical term at saka yung layman's term, ang tawag po dyan is heartburn. Ano ba ito? Ito ay yung pagbalik nung nasa loob ng tiyan natin, palabas sa ating bibig. Kung, depende po yan, kung gaano karaming gastric contents ang maaaring lumabas. According to Dr. Feridun Batmanhilij, itong GERD or yung heartburn or acid reflux ay isa rin sakit na ang dahilan po ay yung kakulangan ng tubig sa katawan. Ang nangyari po dito, kung kayo po ay nakinig dun sa discussion ng peptic ulcer, ang nangyari po dito is pag tayo po ay kumain, ang pagkain po ay papasok sa ating tiyan kasi dun po nangyayari ang digestion. Ngayon, during digestion, ang stomach po natin ay kailangan mag-secrete ng acid. Ito po ang tinatawag na hydrochloric acid. Ito po yung pinakamatapang na asido sa ating mundo. Ito po ay kailangan para ma-digest po yung pagkain natin. Ngayon, during digestion, some of yung stomach contents slowly will be emptied doon sa ating small intestines para tuloy-tuloy yung daloy ng ating pagkain. It is kasi dito sa small intestine wherein yung absorption ng ating nutrients will happen. Ngayon, hindi tulad sa tiyan, ang ating bitukap ay isang manipis na organ. Ito pa ay mapapansin nyo kung kayo po ay bumibili ng longganisa. Diba yung longganisa, ang ginagawa ng gumagawa ng longganisa, ginigiling po nila ng karne, pagkatapos nilalagay po nila yung karne doon sa bituka ng baboy. Kaya makikita ninyo kung nalagyan po yung giniling na karne doon sa bituka ng baboy, halos makita nyo yung giniling doon sa loob ng bituka. So, ganun kanipis yung tiyan natin. Now, applying this to GERD, ganito nangyayari dyan. Pag yung stomach contents natin ay papasok doon sa bituka natin, kung walang pangontra ng acid yung bituka, siya ay masusunog kasi acidic yan. So, merong function yung ating atay na siya ay mag-release ng isang solution na siya yung kumukontra po nun. Iba-buffer up niya yung acidity. Ito po yung tinatawag na alkaline solution o yung pancreatic juice. Ngayon, ang function niya is to neutralize yung acidic contents of the stomach para hindi magkaroon ng injury yung ating small intestines. Now, kung hindi kayo pala inom ng tubig o yung kanyang katawan ay hindi pa handa para tumanggap ng pagkain, kung magkakaroon ng shortage ng itong alkaline solution, yung pinaka-outlet ng ating tiyan ay magsasara. Kasi kung i-release niya po yung acidic contents ng tiyan at walang pangontra, nabanggit ko earlier, na makakaroon ng corrosion o masusunog yung bituka. And if that happens, magkakaroon kayo ng damage dun sa pinaka-outlet ng stomach. So that may lead to obstruction. So para hindi po ito mangyayari, ang outlet, ang pinaka-outlet ng tiyan, hindi po yan magbubukas kahit ano po mangyayari. Ngayon, ang stomach po natin ay hanggang 4 oras lang po na kaya niya hawakan yung laman po niya. Lampas na oras na yan, mapapagod na po siya. So the best way na gagawin niya is to ilabas yung laman ng tiyan dun sa kabilang side, which is through your mouth.
Kaya yung mga taong meron po nito, yung parang nasusuka sila, parang nadudwal. However, kung kukunti lang ng stomach contents ang naiiwan, hindi nyo totally na maisukap yan. Aabot lang yung contents hanggang dun sa pinakadulo ng esophagus bago siya papasok sa ating tiyan. And ito po, magkakaroon kayo ng feeling na sinusunog yung dibdib nyo. Kaya ang tawag po dyan is heartburn. So basically, ang GERD po or heartburn ay sanhi ng kakulangan ng tubig sa ating katawan. It is for this reason na nire-require po natin na 30 minutes before yung ating pagkain, kayo po ay dapat uminom ng 1/4. Hindi. Kayo ay dapat uminom ng 1/8 of the total volume of water required of you every day. Pero Doc, para naman kasing nakakalungkot kung kailan masarap yung kain mo, saka ka nakakaramdam nito. Pero may mga pag-aaral po na yung mga kababaihan din, lalo yung buntis, ay mas na prone sa ganitong klase ng karamdaman. Yes, definitely po yan. Kasi una, iniipit po yung growing baby, yung tiyan ng mother. So, less volume ng pagkain ang kaya niyang i-accommodate. Secondly, lagi ko naman binabanggit ko ito, that yung baby pag lumalaki po, is 90% water. So, sa mami lang siya nakakakuha ng tubig. So, this will dehydrate the baby and therefore, yung mother would go into a state of dehydration kung hindi siya palainom ng tubig and the mother would be suffering from GERD. Ano naman po, Doc, ang role ng mineral sa ganitong klase ng kondisyon? Lagi natin sinasabi, the role of mineral is for yung water to get in the different tissues of the body. Diba? Kasi siya po yung humahatak ng tubig papasok sa different organs. Dito po ang primary function ng minerals when it comes to rehydrating the body. Dok, madalas po binabanggit sa mga pag nagpa-check up po ang mga pasyente natin, madalas ang sinasabi po ng conventional medicine o ng mga doktor sa kanila is dahilan daw ang kanilang GERD sa sobrang pag-inom ng kape, pag-inom ng alak, at iba pang beverages. On your part, please further explain these results, mga sinasabing ito. Nabanggit ko sa iyo, Ma'am Angie, that the primary cause of GERD is yung unintentional chronic dehydration. It so happens that yung mga nabanggit nyong beverages are contributory to dehydration of the body. Tulad ng coffee, lagi ko naman sinasabi that when you drink a cup of coffee, you'll be losing 3 cups of water. Alcohol is basically a beverage that will dehydrate you. And yung other caffeine-containing beverages like soft drinks, tea, energy drinks, mm-hmm. because ang caffeine would stimulate the kidneys to eliminate more water kaysa yung volume ng beverage wherein it is added into. And because of their dehydrating effect, it will cause talagang GERD. Because nabanggit ko earlier, that GERD is basically the result of an intentional chronic dehydration. Ayun, kaya hindi ka na pala inom ng tubig, iniinom ka pa ng pampatuyo, ano nga asahan mo? Okay mga kaibigan, yan po ang ating unang segment, ang tabayanan bukas, kung paano po ba mamamanage ang sakit na GERD gamit po ang concept na tubig at mga mineral. Sa pagkapatuloy po yan ng ating palatuntunan. Yan ang first part ng topic hinggil sa sakit na GERD o heartburn. Marami ang nagtitiis ng ganitong klaseng karamdaman na minsan nauuwi pa sa tinatawag nating mga maintenance medicine. So ang tabayanan po ang susunod, ang hinggil sa kung paano ang management nito. Samantala sa ating Don't Panic, It's Ionic, ngayong araw ang tatalakayin natin ay yung tinatawag nating diabetic diet. Si Dr. Renato Paraga sa kanyang librong The Number One Reason Why You're Diabetic, The 4-Week Program to Conquer It, ay tinalakay ng talagang matindi, ano? Talagang detalyado niyang tinalakay yung tinatawag niyang 4-Week Program to Conquer Diabetes. At napaka-importanteng bahagi nito, hindi lamang yung tubig at mga mineral at ang ating ionic, kundi syempre yung diet concern, ano? At ngayong araw pag-uusapan natin, ano ba yung mga dapat na iwasan ng mga taong mayroong diabetes, ano? Pag sinasabi pong diabetic diet, pag sinabing no, it's 100% no, not even look at it. Okay? At ito yung mga nagdadala ng mga
sugar sa ating katawan, mababa man o mataas na sugar, dagdag pa rin po yan. So ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga no. Yung iba mas gusto daw yung bad news muna bago yung good news. So doon muna tayo sa medyo bad news, sabi nga niyan. Medyo hindi kagandahang balita. So ano po yung mga no if you're diabetic? If you're diabetic, awasan po ang rice. Ang rice kasi is about 80% sugar. At maging black rice, red rice, or brown rice man yan, meron pa rin po siyang glycemic index. Yun nga lang, yung glycemic load niya ay mas mababa kumpara sa mga tinatawag na refined rice. Okay? So, white rice na tinatawag. So, rice, pasta, lahat ng klase ng gawa po ng mga pasta tulad ng pansit, no? Mga noodles, okay? Yung mga ginagawang spaghetti, carbonara, bihon, pati macaroni. Okay? Ang flour products, syempre yung mga tinapay, oatmeal. No? Yung oats kasi kahit sabihin natin mababa ang glycemic load niyan, ay sugar pa rin po yun. Ang biscuits, crackers, root crops. Okay? Lahat ang galing sa ilalim ng lupa. Kasama po ang turnips, o singkamas, ang labanos, kamote, kamoteng kahoy. Ayan. Ang corn, ano po, at yung mga products na merong corn. Okay? Mismo, kahit anong, kung nagluto ka po ng chop suey, nilagyan mo ng corn starch, hindi na muna siya pwedeng makain. Ang kalabasa o squash, hindi po pwede dahil ganun din ang kanyang kondisyon. Meron pa rin siyang sugar, meron pa rin siyang starch na dadalhin sa ating katawan pag siya po'y na-digest na. Lahat ng prutas na pag nahinog ay dilaw. For example, ang hilaw na langka, pwede mong kainin. Gulayin mo yan, lagyan mo ng gata, kasarap niyan. At yung hilaw na mangga, pwede mong kainin. Pero yung hinog, hindi na. Ang pinya ay hindi rin pwede kasi talagang hinog po niyan ay si yellow. Ang chiko, bagamat hindi siya yellow, siya naman po ay sobrang tamis. Ang saging ay hindi po pwede. Maghilaw, maghinog, kahit ano po ang kulay niya, kasi starchy pa rin. Ang ice cream, ketchup, gravy, oyster sauce, sweet and spicy sauce, kasi lahat po yung mga ito ay una, lalo na yung ice cream is loaded with sugar. At lang, ito namang ketchup, gravy at iba pang mga sauces na ito, ito po lahat ay mayroong starch. Okay? So ito po, habang diabetic kayo, habang kayo lang po ay mataas ang blood sugar, hindi po ito po pwede. Kahit tingin, bawal. Okay? Sa susunod mga kaibigan, no? Sa susunod na presentasyon ng programa, pag-uusapan naman natin yung pwede. O kung gusto niyo nang mauna, mag-avail po ng aming libro, yung librong sinulat ng ating medical director, The Number One Reason Why You're Diabetic, The 4-Week Program to Conquer It. Sabi nga po ng best-selling author at Catholic preacher na si Bo Sanchez, sabi niya sa blurb niya sa librong yan, sabi niya, "This book is explosive, many will be healed. Prove that to yourself." Ang aming mga tanggapan ay makukuha. Ang main office ay nasa Unit 5B, 3rd Floor, RL Building, Panganiban Drive, Lerma, Naga City, sa lalawigan ng Camarinesur. Sa NCR naman, sa Unit 2012, 2nd Level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Sa Cebu, ang ating address ay nasa ground floor ng DG3 Building, 72N Escario Street, Capital Site, Cebu City. At sa Davao naman, sa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay Tobdas B, Bahada, Davao City. At sa lahat po ng authorized product distribution outlets and centers sa buong bansa. Para po sa mga referrals at kung kanino kayo maaring makabili ng ating Ionique ay maaari po ring mag-text sa number na 0917-770-7925 at sa 0999-788-7512. Add us on Facebook, Ionique CMD Philippines, at pwede kayong mag-message dyan. Yan po ang mga pagkakataon para tayo na may magkakwento-kwentuhan. Ngayon naman sa oras na ito ay ating bibigyan ng daan ang ating testimonial. Ano? Ito'y kakaibang testimonial mga kaibigan. Pakinggan niyo po ang kwento ng isang misis na nagluto. Sana siya ng napakasarap. Napakasarap ito na nilagang karni ng baboy para sa buong pamilya. Pero ang siste, siya po ay inabot ng isang trahedya. Siya ay natapilok at nabuhusan, ano, ng kumukulong sabaw ng nilaga. No, pakinggan nyo mga kaibigan kung paano siya natulungan ng MRI Ionique CMD na naibalik ang kanyang second degree burn
na ibalik yung kanyang magandang kutis, ano, sa tinamo niyang second degree burn at namuntik pa sanang ikabulag ng kanyang mga mata. Narito ang kwento ni Miss Beth Sid. Nagluluto po ako noon ng hapunan. Nilagang baboy po yung niluluto ko. Aksidente po ako na pagbuhat ko na natapirok po ako kasi siguro sa kamamadali ko dun sa ano, hindi ko napansin, medyo may hams yung dinadaanan ko. Yun, nabitiwan ko po yung nilaga. Yun po yung epekto nung sabaw niya, tumapon po sa mukha ko. Ako naluto po yung mukha ko nung sabaw nung nilagang baboy. Sa ating mga nakikinig sa radyo, nangyari po sa kanya, yung right eye, medyo may tama siya, ano tawag dyan, Doc? Namaga, okay. Pati yung bibig mo, parang naging Angelina Jolie. Pouting lip, pero yung pouting lip mo, sobra ang pagkakapout niya. And halos very dark na po yung kulay nung kanyang mukha dahil dun sa sunog. Eh, anong degree ng burn, Doc, yung tumama dito kay Beth? Usually, mga ganito, it's ano, mga second degree po yan. Kasi usually, ang sunburn ay first degree, ano? Pero ito, this is more severe than a plain sunburn na kayo ay nagsiswimming. So, mga second degree po yan. Okay. So, yung nangyari that night, mga pagkatapos nung tumama sa iyo yung sabaw, gano'ng kalaking kaldero? Gano'ng ba karami? Parang hanggang leeg mo yung tinamaan, Beth. Malaki po siyang kaldero. Malaking-malaki siya. Uh-huh. Kaya marami kasi yung napakainin kasi yung mga kapatid ko kasi doon kumakain sa bahay. Marami po yun. Pang siguro mga niluto ko, pang 15 tao po yun laman nung ano. Okay. So, ganun karami. Kaya talaga nung tumama sa mukha mo, ganyan ang kinalabasan ng mukha mo ngayon. Na talagang tumindi. So, I believe pumunta ka sa hospital right after that incident. Pakikwento, Beth. Opo, ano. Pumunta po ako ng Mother Seton. Dating ko ng Mother Seton, alas 7 po ng gabi yun. Punta ako doon. Nirisitahan po ako ni Doc ng piniliver para sa sakit. Tapos sabi niya, kinaumagahan daw, pumunta ako ng ano ng dermatology. Tinanong ko si Doc, sabi ko, Doc, magkano po aabutin pag nagpa-dermatology ako? Sabi niya, malaki yung gagastusin. Ano, gagastusin. Eh sabi ko doon sa kapatid ko, sabi nga nung kapatid ko, kung sa gagastusin daw, sabi niya, baka magawa niya ng paraan. Eh sabi ko, uwi muna tayo sa bahay. Tapos yun, yung sabi ko sa kanya, ako din po ang nagsadya, sabi ko, buti pa ako. Yung CMD, pwede siyang panggamot sa mukha ko. Yun po yung sinabi ko. Pero ngayon po is talagang okay na. Parang walang trace nung pagkasunog ng mukha mo. Diba? Walang bakas. Walang bakas. Malaking himala sa yung CMD. Oh. So, Doc, nung magkita mo si Beth that morning, ako kasi sa totoo lang, nag-worry ako kasi ito bilas ko to. So, parang hindi lang bilang isang pasyente, kundi naroon yung pagiging relative na rin. Natakot ako. I must admit, nagkaroon ako ng doubt na kakayaning ma-recover ng ionic ng tubig ang mga mineral. Yung kanyang kondisyon na ganun talaga, second degree burn ang inabot ng kanyang mukha. Pero nung makita mo siya, Doc, parang wala lang sa iyo eh. Okay. Kaya wala lang sa akin yan because I have seen other cases, okay, ng mga thermal burns, ano? Mga iba nga talaga, makita mo mga blisters pa, ano, na talagang grabe ang nagiging effect ng pagkasunog. So, nung nakita ko po siya, medyo nakikita naman doon sa picture of after the incident had happened, na may mga konting swelling. Actually, ito po yung normal na reaction ng mga tissues pag na-injure, ano. Kaya usually namamaga. Ang ginawa ko lang po is, siyempre, number one is yung oral intake ng ionic together with yung proper hydration. And secondly po is yung topical application ng diluted form dun sa mga affected areas. Ang magandang part, okay, o yung benefits na makukuha natin sa paggamit ng Ionic CMD is that ang Ionic CMD contains about 72 minerals per drop. At sinasabi po ni Gary Preistad that we need at least about 63 minerals in our daily lives para magiging malayo po tayo sa kahit anong uring sakit. Ngayon, after yung thermal injury, napapansin natin na yung injured ang kanilang mga cells, okay, because of that quote-unquote thermal burn.
So ang ginawa po natin is nung na-applyan po na just try to cause yung equilibrium or balance ng una-una yung tubig, okay? Kasi magaling po gumamot ang tubig sa ating katawan because every tissue in our cell is at least 70% water. Plus, yung available minerals will help, what called this, restore your injury because oftentimes, itong mga minerals are the needed nutrients para makarecover ang cells kagad-agad. Okay. Speaking of recovery, Beth, pagkakaalam ko, inabot ka lang ng mga 1 month, nakabalik na yung magandang kutis. Actually, mas maganda pa. Hindi, ano? Oo, no offense meant, pero parang mas maganda pa yung naging resulta after the accident. Gaano katagal yung naging process, Beth? Well, hindi umabot ng isang buwan. Kasi marami nga nagtataka eh. Sabi niya, anong ginawa mo sa mukha mo? Kasi yung iba daw, gumaling siya, kaya lang parang yung mukha niya, yung nagkaroon po ng ano? Contracture. Opo. Ba't yung mukha mo ngayon, sabi niya? Ba't yung mukha mo? Parang walang bahid ng ano, ng aksidente yung dinaan mo, sabi ko. Lagi ko sasagot sa kanila. So, yun yung himala nung sabi ko. Una nga ako, tatawag ka sa Panginoon, pero kinasangkapan ka ako yung CMD na gumaling ako, kaya ako, isang himala ako yun na ibinigay sa akin yung CMD para yung mukha ko gumaling. Sa loob po ng, wala pa pong isang buwan, sabi nga nung kapatid ko, kasi yung kapatid ko hindi pa umaalis. Sabi nung kapatid ko, ang liit ng ginastos ko sa'yo. Para ka nagpabihikibilo, sabi niya. Sabi niya nga, nagbibiro siya. Kasi yung kapatid ko po, gumagamit ng ano yung sa mga mukha niya eh. Kung ano, anong sabi niya, cosmetics. Sabi niya, kung ako palang dumanas niyan, kahit masakit, sabi niya, wala akong malaking ginagastos. Eh ngayon, gumagastos na ako ng, yung malaki na din po yung ginagastos niya sa mukha niya. Kasi yung mga nilalagay siya, nag-abroad siya eh. Mm-hmm. Kaya yun, wala pa pong isang buwan, parang walang bakas. Ano po, hanggang dito yan sa liig eh. Mm-hmm. Parang wala lang po. Sabi ko, maraming himala, malaking himala po sa akin yung CMD. Malaking tulong po sa akin. Ayan, so antabayanan nyo yung part 2 ng kwento ni Ma'am Elizabeth Sid. At syempre, nandun si Doc Ren, ano, para ipaliwanag yung proseso ng pangyayari dito kay Beth kung paano siya naka-recover at paano nakatulong yung ating concept ng tubig at mga mineral, especially yung ating Ionique sa kanya pong naging aksidente. Bye-bye time, mga kaibigan, ngayong araw sa ating Word of Wisdom for today's program. Ayon dito, creativity is a fragrance of real health. When a person is really healthy and whole, creativity comes naturally to him. The urge to create arises. Ayon yan kay Osho sa topic na creativity unleashing the forces within. Ako naman si Angie Dakis, bumabati ng isang magandang araw sa inyong lahat at maraming salamat sa pakikinig. Laging tatandaan sa Vermon Rev Enterprise at Ionic CMD. We are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahan ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Inatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.